At tunay nga po, ang FTRDI, katulad ng iba pang ahensya ng gobyerno, ay patuloy na gumagawa ng paraan para mailapit sa ating mga kababayan ang aming teknolohiya at mga serbisyo. At isa po sa ginagawang paraan na ito ay ang training webinars na tulad ng sinasagawa natin sa kasalukuyan. Ang mga training webinars po ng DOST-FTRDI ay nagiging posible sa pamamagitan ng hardworking team ng Training and Manpower Development Services. Ang TMDSS po ay pinamumunuan ng aming butihing Section Chief, Dr. Maria Shelito G. Siladan. I'm sure po sa mga kapatid po natin from regional and provincial offices ng DOST at ang ating din pong mga suki na laging nakaabang sa mga serbisyo ng FTRDI, familiar na po kayo kay Dr. Siladan, lalo na po kung kayo po ay sumusulat at tumatawag sa aming opisina patungkol sa training services namin. Dahil po, si Dr. Siladan po ang sumasagot sa inyo sa inyong mga inquiry. Kasama din po niya ay ang mga foresters ng aming team, si Forester Sinaida R. Reyes, Forester Moreno L. Santander Jr., Forester Jennifer T. Arcebuche, Forester Juriel S. Payuan, Forester Christian R. Amante, at ang inyong pong lingkod, Margie B. Bizon. Yes po, sa aming team, ako lang po ang hindi forester. Iba po ang aking field of specialization. Pero ang aming pong mga pagkakaiba at pagkakaiba-iba ng specialization ay pinagsasama-sama po namin para po makapaghatid po sa inyo ng best quality service tulad po ng training webinar na ito. Katulad po ng sinabi ni Director Agangan, dati-rati po, kami po ay nag-o-offer ng aming mga training services sa pamamagitan ng pagpunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para ituro po ang aming mga teknolohiya. Pero dahil po sa pandemya, kinailangan po naming aralin ng iba't ibang platforms tulad po ng Google Meet para po maibahagi pa rin po sa inyo ang aming technologies. At naglalayong din po na sana po ay makatulong po ang mga sinishare namin sa inyo para magkaroon po ng alternative source of income and livelihood po. So, para po sa umagang ito, ipapakilala ko naman po sa inyo ang ating resource person. Sa ating po mga suki sa mga training webinars, I'm sure napansin niyo po na starting last week, siya po ang ating Woman of the Hour. At para naman po sa mga first-timers sa training webinar, ang ating pong resource person sa umagang ito ay isang forester by profession. Isa po siya sa mga young researchers ng opisina. Siya po ay isang Science Research Specialist 1, graduate po ng Bachelor of Science in Forestry sa University of the Philippines, Las Banas. Bukod po sa handmade paper, ang ating pong resource person ay parte din ng mga pag-aaral at pagsisiliksik patungkol sa pulp and paper, ganun din po patungkol sa pagtetest ng mga papel. Yes po, sa aming pong opisina, tinetest din po ang kalidad ng mga papel na ginagawa depende sa kanyang paggagamitan. At bukod po sa technical expertise ng ating speaker, siya rin po ay talentadong binibini. Siya po ay vocalista ng isang local band dito sa Los Baños, Laguna. Siya din po ay gumagawa ng mga accessories ng mga jewelries gamit ang mga beads tulad po ng handmade paper beads. At bukod po dyan, siya po ay cosplayer. Dating cosplayer no, hindi pa po siya masyadong busy. Yes po, siya po ay nagmi-makeup at nagdadamit para maging kamukha ng mga anime. Napaka-interesting po ng background ng ating speaker, tama po ba? So, ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce to you our resource person for handmade paper product development, Forester Sheena Crisel F. Chapno. Mamaya po ay makakasama po natin si Forester Sheena sa ating open forum. Pero sa ngayon po, para makita naman po natin ang magandang mukha ng ating binibini, ang ating resource person, kumustahin po muna natin siya. Forester Sheena? Yes, hello, patingin. Patingin naman yun. Ito po si Forester Sheena, di ba po, Chinita? Kasi mamaya daw po sa open forum para po mas marinig po natin siya ay mag-off-cam po muna siya. Kaya po, ni-request po natin na makita po muna siya ngayong mga oras na to. So, good morning, Forester Sheena, okay ka lang po ba? Ready ka na po ba para mamaya sa mga tanong nila? Apo. Good morning.
Salamat po, Forest Regina. So, at this point po, mapapanood naman natin ang isang audiovisual presentation na nagpapakita kung saan pwede natin gamitin ang handmade paper, kung saan sa ang produkto natin pwedeng gamitin ang handmade paper. Ang mga ito po ay mga inspirations lamang. Dahil sa handmade paper po, ang inyong creativity at imagination ang limitation. So sana po ay mag-enjoy kayo at ma-inspire po kayo dito. Maraming salamat po. Thank you.
ayan po. Sana po ay nagustuhan niyo po ang ating audiovisual presentation sa kung paano natin pwedeng gamitin ang ating handmade paper sa iba't ibang produkto. Kung napansin niyo po, dalawa po ang ating ipinakita na example. Dahil ito po ay para lang po matrigger ang ating mga isipan, para lang po ma-excite tayo. Dahil nga po sa handmade paper, kung saan po natin po pwedeng gamitin, ang inyo pong creativity at imagination po ang ating limitasyon. At siguro din po ay na-curious kayo, paano ba ginagawa ang handmade paper? Para po sa mga hindi po naka-attend sa ating training webinars, levels 1 and 2, pagdating sa handmade paper production, makikiabangan lang po dahil ipopost po natin sa Facebook page ng FTRDI at sa YouTube channel din po ng FTRDI ang recorded version ng ating mga training webinars patungkol po sa mga topic na yan. At sigurado din po ako para sa ating mga artsy-fartsy na mga participants, marami na po kayong naiisip na pwede pong gamitan ng handmade paper. Marami po kayong na-imagine na, ah, ito, gagawin ko itong produktong po para sa paggawa, gamit ang handmade paper. Tulad po ng pinakita natin sa ating AVP, may mga reminders lang po tayo. Kahit naman po kasi ano, pwede natin gamitan ng handmade paper. Pero ang mahalaga po, tulad po ng ipinakita doon, yung ating pong pagdidikit ng glue. Dapat po spread out sa buong surface. Hindi po pwede yung ginagawa natin nung tayo pa yung mga estudyante pa lang, na yung mga sides o yung mga corners lang po ang nilalagyan natin ng glue. Dapat po yung buo pong surface ay lalagyan natin para po lapat na lapat ang ating handmade paper. Ganon din po ang kapal o nipis at disenyo ng ating handmade paper na gagamitin ay depende sa paggagamitan nito. Depende sa produkto na ating bubuuin. At huli po, maaari po tayong gumamit ng white cloth. Pwede pong mga puting basahan para po kahiran po, para po tuluyang ma-spread out ang ating mga glue. Kaya po puting basahan para hindi po didikit yung kulay ng basahan sa ating glue. At sigurado po ako, may mga naiisip na rin po kayong katanungan sa ating speaker. Makikitype lang po yan sa ating chat box. Sasagutin po natin yan maya-maya lamang. At ganun din po, mamaya-maya din po, ilalagay na po sa ating chat box ang ating evaluation form B. Makikisagutan po ng ating evaluation form para po magkaroon po tayo ng Certificate of Participation. Para po sa ating overall satisfaction, sa may bandang ilalim o ibaba ng ating evaluation form, maaari po natin itong lagyan ng 5 bilang pinakamataas at 1 bilang pinakamababa. Pwede rin po ang 4.5, 4.85, 4.75. So, bago po tayo dumako sa ating open forum, panoorin po muna natin ang isang paalaala para po patuloy tayong makaiwas sa COVID-19. Ayan po, patuloy po tayong mag-ingat at gawin po ang mga healthy protocols para po makaiwas po tayo sa COVID-19. So ngayon po, dadako na po tayo sa ating open forum. Huwag po kayong mahiya, ilagay niyo lang po sa chat box ang inyong mga katanungan at try po natin itong masagot sa best ability natin. So, Forrester Sheena, kumusta ka na ba? Ready ka na ba para sa mga tanong nila? Opo, opo. Hello, okay. Ready na po. Sige po, ma'am. Mamsina, mayroon po tayong unang tanong dito. Ang una pong tanong ay, may coating po ba na pwedeng ilagay para di madaling masira ang handmade paper na gagamitin? Coating po para po sa strength po.
coating po para po siguro kung halimbawa sa furniture, di ba ginagamitan natin ang finishing techniques para mas maganda tapos hindi rin basta matitira yung ating pagkaka ano finish. Dito naman po sa handmade paper, pag gagamitin daw natin siya sa isang produkto, may finish po ba o coating na inilalagay? Ah, okay. Pwede na ang ano, acrylic sealing spray kung narinig niyo na 'yon. Apo, acrylic varnish. At pero varnish pa din siya. Apo, coating po 'yon pero hindi po 'yon nagpapatibay po. Ano po? Kasi po kung gusto po nila na tumibay yung papel nila, i-recommend ko po na yung mismong paggawa ng handmade paper doon nila patibayin. So mag-i-impart po ng strength like adding po ng starch para po mas stiff po 'yon. And then i-recommend ko po kung gusto nila ng mas matibay na papel, ay gumamit sila ng matibay na fibers like abaca. Base po ba sa pag-aaral sa STRDI or sa iba pang studies, related studies, ano ba ang pinakamatibay sana na fiber na pwedeng gamitin? Abaka na nga po ba yun, ma'am? O meron pa po? Abaka po. Abaka po ang, ayon po sa mga studies, abaka po ang pinakamatibay. Okay po, salamat po. So yun po, kung gusto niyo po na yung maganda po ang kalidad ng handmade paper, maganda po na abaka ang gagamitin. At yun po ang sabi ni Ma'am Sheena, yung acrylic spray na pwedeng gamitin para po para dun sa finish ng ating handmade paper product. Pero kung gusto niyo po ay patibay ito, dapat dun pa lang sa proseso sa paggawa ng papel na patibay na po natin ang ating handmade paper. Salamat po, Ma'am Sheena, for that. Another question from Ma'am Flor Agustin. Hello po. Pwede po bang double-sided tape po ang gamitin para pagdikitin ang sides and back ng back siguro to or surfaces ng frame? Thank you po. Pwede po ba ang double-sided tape, ma'am? Double-sided tape, medyo pwede siyang didikit siya, ano po, pero po, pag nadali po yan, yung mga fibers po, didikit din sa tape. And then, talaga pong mas recommended po ay white glue na nakaspread po sa lahat para po hindi, pangit po kasi tingnan eh, din. Yung so, pong, white glue na lang po. Apo. So, hindi po masyadong advisable na gamitin po ang double-sided tape. Kasi nga po, isa nga pong tip din para po sa paggamit po natin ng handmade paper, dapat kapit na kapit at dikit na dikit po ito din sa surface. Eh pagka double-sided tape po, hindi po, sayang po sa tape pagka buong surface po ididikitan natin ng ano, ng double-sided. Kaya mas maganda pa rin po ang glue. Tama po, di ba po, Ma'am Sheena? Apo. Okay po. Another question po, ma'am, from Ma'am Alma May Cortez. Sa boxes po, ma'am, magkano po ang minimum na puhunan nito? Ah, sa boxes? Meron pong makikibili na sa online na chipboard tsaka craft paper. Check ko lang po yung price. Opo. At actually, aside sa online, kasi ngayon po talaga uso ang online. Nandun po sa presentation po sa una. Nakalist po doon yung mga prices. Okay po. Saan po lang po yung presentation? Ano po? Opo. Siguro po pagka mas naging normal na rin po ang ating sitwasyon, aside po sa pagbili sa online, ang alam ko po yung isa po naming dating ka-opisina na gumagawa rin po ng handmade paper, nasa handmade paper business, bumibili po ng mga chipboard sa Divisoria. Dahil pag doon po, mas mura din po, pero okay din po ang online, at least darating na po sa mismo sa bahay niyo po yung inyo pong mga orders. Mamaya po siguro, tatry po natin i-retrieve yung pong portion ng list of materials nung dun po sa unang nating presentation, nandun po kasi yung ibang presyo at least range po kung magkano po yung mga yun. Pero kasi po, binubuksan ko lang po yung ano, yung PowerPoint, medyo matagal lang po buksan. Pero okay, babalikan ko po kayo mamaya. Ano po? Sige po, babalik. At tutulungan ka din po namin, ma'am. Hanapin po namin yung presentation po para mamaya po may pa-flash po natin yun. Okay po. Okay po. Sige po. Sige po.
Move on po tayo sa susunod po na tanong. Ma'am, si Ma'am Alma May Cortez po yung nagtanong ngayon po. Ma'am, mamaya po babalikan po namin kayo sa price po ng pong shipboard. Ngayon po, move on po muna tayo. Move on po tayo. Galing po ang tanong na ito kay Ma'am Mariel Filadan. Sa experience mo po sa paggawa ng handmade paper products, gaano po katagal usually naglalast yung mga produkto made of handmade paper such as boxes and bags? Gaano daw po katagal tumatagal yung mga products, ma'am? Ah, yung ano niya, parang durability ba? Ganun ba? Umaabot ba ito ng taon? O buwan na? Araw na? Umaabot ng taon. Lalo na po yung kapag matibay po at saka maganda yung pagkakagawa ng handmade paper. So mag-boil down po ito doon sa kasi kung mapapansin nyo, pag pumunta kayo sa yung mga school supplies na ano, minsan meron silang mga boxes doon. Ano eh, hindi naman siya parang mabilis ma-deteriorate. Opo. So, nasa paggawa din. Ay, so depende po talaga sa paggagamitin natin. So, handmade paper na ating gagamitin. Another question naman po from Armeline de la Cruz. How about sa recycled po ng newspaper? Ano po ang best top coat para hindi mabasa, hindi po siya masisira? Salamat po. Top coat po ulit para naman po kung ang gagamitin na ang material ay recycled paper po. Ah, okay. Sa recycled paper, ang best top coat para hindi mabasa. Pwede na yung ano, yung varnish tsaka yung acrylic sealing spray. Meron din po sa online shop. Pasensya na po, puro online shop po kasi muna ngayon eh, kasi pandemic. Pero available naman po yan sa mga school supplies po na mga store. Po, may nabibili naman po sa mga online shop para po dito. Ma'am, in relation to that, kasi yun po ay parang hindi mabasa. Para naman po dun sa mga handmade paper na ginagamit sa lanterns, ano po, meron po bang pwedeng ilagay para po, lalo na kung kandila po yung inilalagay na kailaw din sa lanterns, para po hindi mabilis masunog yung ating handmade paper. Meron po bang ganon? Ano kasi, pwede ninyo subukan yung borax na tinatawag nila. Parang sa laundry yata ito. I-minimize na yung probability ng parang pag-ignite. Pero hindi naman siya magiging fireproof. Pero makakatulong po ang borax solution po para po sa fire retardant. Ma'am, borax po. Magagamit po natin ang borax po para dito. Para hindi po madaling masunog yung ating handmade paper na gagamitin. Another question po, ma'am, from Sir Oliver Marasigan. Kumusta po ang market ng handmade paper sa Pilipinas base po sa inyong karanasan at pag-aaral na rin po siguro, ma'am? Okay po. May mga na-interview po kami ng mga handmade paper mills sa dito po sa Pilipinas. And iisa lang po yung para pare-pares po sila ng sinabi na mostly mga pang-export po yung ginagawa nila. So, mas marami pong mga foreign na customers. So, meron po silang kailangan isatisfy ng mga standards, kaya nagpapatest din po sila sa atin po sa FPRDI. Ayun po. Usually po, ang market ng mga gumagawa ng handmade paper sa Pilipinas ay para po madala nila ito abroad. Actually, maganda rin po yun na exposure pagka na-export po natin kasi napapakita natin ang galing at ganda ng gawang Pinoy, di ba po? So another question po from Ma'am Gina Bagasbas, di po ba kailangang mag-add ng water sa white glue? Salamat. Okay po. Opo, pwede po kayo mag-add ng water sa white glue, lalo na po kapag nag-add po ako ng water sa white glue pag pwede mo magsabi ng brand ng Elmer's glue. Pero okay, pag Shellwood glue po,
mas prefer ko po na wala siyang halo, pero dapat kalat na kalat po siya. Ayun, Sash. Yun po yung difference. Pag Elmer's Glue daw po, isa pong brand ng glue, kailangan pwede siyang dagdagan ng tubig o haluan ng tubig. Pero pag Shellwood po, yung katulad po ng ginamit ni Ma'am Sheena sa ating AVP, ni Forrester Sheena, puro lang po siya, pero kailangan spread out dun sa ating surface. Another question po from Ma'am Hani Mangubat. Good morning po. Pwede po kayang makagawa ng handmade paper kung wala po ako ng mga equipment na nakita ko po doon sa level 1? Ay, opo. Ano pong equipment ang sinasabi niyo po? Yung beater po ba? Ma'am, baka beater, tapos may hydraulic press din tayo doon, ipinakita. Ayun po siguro. Yung sa beater naman, pinakita ko rin doon yung pagpupukpok. Pwede mong pukpukin yung ano nyo, yung pulp nyo. And then yung hydraulic press, basta po may pabigat po na halimbawa po mga hollow blocks, mga bato. Ayun po, basta po ang mahalaga ma-press po at mabawasan po yung tubig dun sa mga ginawa niyo po na papel. Actually po, ma'am, nung dati po na nakakapunta pa po kami sa iba't ibang lugar para po makapag-conduct ng training, pagka nagpapatraining po kami ng handmade paper production, wala naman po kasi lahat ng mga napupuntahan namin lugar na hydraulic press, mga beater, ganun po. Manual po ang paraan ng ating ginagawa. Yun po, sabi nga po ni Ma'am Sheena, pwede po kung may siklam po para po magagamit din po yung para magkapit-kapit pa or ma-press po talaga yung papel, yung pong papel para dun sa maipit talaga or matanggal yung tubig. Pwede rin pong magpatong ng weights para po mas matanggal agad yung tubig. Yun po, pwede po tayong mag-innovate para po sa mga bagay na yun. So, mamaya po, i-remind ko lang po, papakita po namin mamaya yung cost po ng mga materials. Hinahanda lang po yan. Ma'am, another question po ay paano po ba napag-iiba-iba o nababago ang kapal ng handmade paper? Okay po. Sa tiktis po ng handmade paper, paglalagay po ng pulp po dun po sa vat or yung kung wala po kayong vat, yung pong batcha po ninyo. Maglalagay po kayo ng madaming pulp doon. And then, paghango nyo po dun sa mold and decal, malamang-lamang po ay makapal po yung lalabas po na magiging papel po ninyo. So, ayun po. Sa amount po ng pulp na ilalagay nyo po sa batcha. Depende po daw yun sa amount ng pulp na ilalagay nyo doon sa batcha. Kaya nga po, patuloy din po namin ipapaalala sa mga gusto po gumawa ng sarili nilang handmade paper. Mahalaga po na meron po kayong journal. Isinusulat nyo po doon yung mga dami ng ginagamit niyo para sa consistency din po. Kung darating po yung time na may magre-request po sa inyo ng ganung same na kapal, same na ganitong itsura, same na ganitong kulay, madali po sa inyo dahil meron po kayong journal. Ganun din po yun sa paggagamitin niyo po ang inyong handmade paper sa paggawa ng mga produkto. Mahalaga pa rin po na meron pa rin po kayong journal para po mauulit niyo po yung design at itsura na nagawa niyo dun sa una niyo ipinakita na sample. So maraming salamat po. At muli po kung meron pa po kayong mga katanungan, maaari niyo pa rin po itong ilagay sa ating chat box. At para po sa mga hindi pa po nakakapagsagot ng ating evaluation form, nandito na po sa ating chat box ang ating evaluation form link. Makikisagutan po ito, lalo na po yung overall rating natin, 5 ang highest at 1 ang lowest. So yun po, maraming salamat po. Tingnan lang po natin kung meron pa po tayong mga questions. Okay. Meron din po ako palang katanungan. Bukod po dun sa mga ipinakita kanina, saan po ba sikat o kilala ang handmade paper natin? Saan pa po siya ginagamit? Saan pa po siya pwedeng gamitin? Bukod po dun sa pinakita kanina na frame at yung box, ano pa po yung madaling gawin na pwedeng gamitan ng handmade paper? Yung madaling gawin talaga? Scrap box po. Ano pa ba? Andun po sa
ano nyo eh, sa presentation ko noon, pwede po ang gift bags. Yeah, madali lang po yung gift bags eh. Kung babalikan nyo po yung una kong presentation sa level 1, nandun po yung paraan ng pag-fold. Pwede rin po yung paper beads. Paper Opo. beads po, kailangan nyo lang po yung handmade paper and then yung pong pagugupit nyo po dun sa ano, dun sa papel nyo and then kailangan nyo po ng white glue. Tapos i-roll nyo lang po yun. Tapos ayun na po, patutuyuin nyo po, tapos meron na po kayong paper beads. So madali lang din pong gawin yun. Ayun, marami pa po tayong pwedeng paggamitan ng ating handmade paper. Ang mga, pag pumupunta rin po kami dati sa iba't ibang lugar, marami din po umaaten sa amin ng mga teachers. Tapos ang natutuwa po sila, yung pong mga natututunan nila kung saan pwedeng gamitin ang handmade paper, pinapagawa po nila as project sa kanilang mga estudyante. At ganoon din po sa mga medyo bored na sa bahay mula nung lockdown natin nung March, pwede nyo po itong gawing libangan, ang paggawa po ng iba't ibang produkto gamit ang handmade paper. Na wala na po ang boredom nyo, kikita pa po kayo. So, Ma'am Sheena, may nagtanong po dito ng konti. Baka po pwede nyo ikwento ng konti paano nakakagawa ng earrings gamit ang handmade paper. Paano po siya, hindi po ba magli-react yun sa balat ng gagamit or hindi mag-fade ang kulay? Paano po mapapanatili ganun yung kulay ng handmade paper na gagamitin kung siya ay gagamitin as earrings? Ano yun eh, factor din yan yung ginamit mo na pang kulay. Kung gagamit ka ng, halimbawa, yung natural dyes at sweater, yung mga ganyan, medyo mas mas lighter yung kulay niya. So parang, anuhin mo pa yun kung ano ba yung mag-fade kaya yung kulay niya in time. Kaya mas common na ginagamit yung mga synthetic. And then, maglagay na lang din po kayo siguro ng varnish or yun nga po yung sinasabi ko kanina, acrylic na sealing spray. So, yun po yung ginagamit talaga sa crafts. Depende rin po kasi sa tao kung sila po ba ay medyo cutis artista. Yung mga sensitive po yung skin. So, pero most likely hindi naman po nagre-react yun sa skin po. Okay po, ayun po, mostly hindi naman siya mag-react sa skin basta hindi naman sobrang sensitive ng balat ng gagamit. Another question, ma'am, pwede ba daw pong gamitin ang handmade paper sa origami? Ay, opo, pwede po. Siguraduhin nyo lang po na yung handmade paper nyo po ay ang pagkakagawa nyo po doon ay medyo mas matibay po. Tsaka po hindi po masyadong makapal para po pwede naman i-fold. Saktong thickness lang po yun. Pero pwede po sa origami po yun. O yun po, pwede naman po siya sa origami. At sabi nga po natin kanina, ang sikreto lang po sa paggagamitan natin ng handmade paper ay alam natin yung kapal at nipis niya ay nakadepende sa kung saan natin siya gagamitin. So, Ma'am Sheena, mukhang nasagot po natin ang lahat ng ating mga katanungan. Para ngayon naman po, baka po meron po kayong final message sa ating participants. Okay po. Pwede ba ako mag-camera? Hello po. Bale, gusto ko lang pong ipakita dito yung mga handmade paper rin. Hindi po kailangan din na full po yung full color po. Pwede po kayo mag-experiment ng mga ihahalo nyo. Tulad po nito, isang papel lang siya pero magkaiba siya ng kulay. So talaga pong yung creativity po ninyo, yun po ang talaga mag-lead po sa inyo para sa mga designs. And available din po online yung mga mold and decal na ganito. Yung mga nasa 250 to 300 din po. And kung naka-attend po kayo nung handmade paper production po ng level 1, ito po yung kinalabasan ng papel natin doon. Ayan po. Tapos po, ginawa ko na rin po siyang pang-cover ng scrapbook. So, ito po. Ayan. So, kayo po talagang bahala sa inyo pong design.
ayun po, practice lang din po. At saka po, huwag po kayong susuko. Ayun po. Thank you po. Ganda po ng mensahe ni Ma'am Sheena. Huwag daw po tayo susuko. Lahat ng laban daw tayo susuko. Parang may hugot ka dun, ma'am. Pero yun nga po, practice makes perfect. So, ano lang, practice lang tayo ng practice para po makabuo tayo ng magagandang klase ng produkto gamit ang handmade paper. Ganun din po sa paggawa ng papel, practice lang din po tayo ng practice. Ma'am Sheena, maraming salamat po sa pag-share niyo sa amin ng iyong kaalaman kung po sa handmade paper product development. Ganun din sa iyong mga experiences patungkol dito. At syempre, hindi po dapat matapos ang ating handmade paper product development series, level 1 and level 2, na hindi po natin nakikita at naririnig ang mensahe ng isang tao na nagpapakahirap para po makapag-provide ng training webinars na tulad nito. Siya rin po ang mind behind the DOST FPRDI training webinars. Ang aming pong hardworking at pero maintained pa rin ang voice at ang ganda. Ang aming pong section chief ng Training and Manpower Development Services section, si Dr. Maria Shelito G. Siladan. Doc Jill, ayan. Good morning po. Good morning. So, dilaw na dilaw ako ngayon. I feel good. Bright na bright ang maghapon kahit makulimlim ang paligid. Kita niyo naman hair ko bright din. So anyway, konting paalala lang po, kagaya dun sa mga ibang naka-attend na sa level 2 webinars natin, ako ay laging may papel doon kasi meron akong mga reminders. So, nabanggit na nga po ang level 1, doon sa mga naka-attend ng level 1, alam na ninyo, sa umpisa ng ating webinar sa level 1, ang pinakikita doon o ang ginagawa natin ay yung lecture. Normal yun kapag tayo nagte-training, di ba? Uumpisahan ng lecture, mga theory, mga anong dapat nating malaman, kung may mga tanong kayo sa posting, doon na rin sasabihin. And then, kikilitiin ng level 1 ang inyong imagination kasi hahanapin nyo ano ba yung prosesong sinasabi nila. Yun ang ipinakikita namin sa level 2. So kapag kayo ay nagrehistro at nag-evaluate for level 1s and level 2, anong kapalit nun? Meron kayong dalawang certificate of participation. At yun ang unang-unang requirement para tayo umabot sa level 3. Ano ba naman yung level 3? Ang level 3 naman po, doon na po yung talagang tuturuan, pupunta kayo, magkikita tayo, tuturuan kayo, ipapakita sa inyo, at ipagagawa sa inyo kung ano yung natutunan ninyo. So, yun pong level 3, hindi po siya ganun kadaling i-request. Ano? Kung level 1 and level 2 po ay libre, napapanood ninyo, yung level 3 po, kailangan tayong mag-eyeball sa lumang term, no? Sa lumang pagsasabi o sa lumang terminolohiya natin. Sa level 3 kasi, meron na tayong face-to-face interaction, which is medyo bawal pa ngayon. So, ang level 1 at level 2 certificate of participation ay requirement para tayo ay umabot sa level 3 at ang level 3 ay ire-request po ninyo sa amin, isusulat ninyo. And then, ano pa ang kondisyon natin para umabot tayo sa level 3? Yung mga materials na gagamitin ng participants, like for example, in this case, ano yung raw material na gagamitin ninyo? Ano yung mga pandikit na gagamitin ninyo, yung chipboard na gagamitin nyo, lahat po yan, kayo ang magpo-provide. Dadalahin ninyo kung kayo ay pupunta sa amin. Pangatlong requirement, ito po medyo mahigpit at talagang ide-demand namin din ito. Una, kasi kami ay taga rito sa Laguna, ang aming opisina ay sa Los Baños, nakita ko meron tayong mga taga Calamba, taga Santa Rosa, taga Binyang. Kami po ay taga Los Baños lang, so importante na by the time na tayo ay umabot sa level 3, ang community quarantine status natin ay parehas ng mababa. So dapat low na yung pwede na tayong magkaharap-harap.
So dapat ang Laguna by that time ay low na ang community quarantine status. At ganun din, yung pagmumula ninyo nung pupunta po dito, dapat ay low na rin. Kasi para hindi naman tayo magkakahawahan, mamaya low kami, kayo pala high. Or medium, modified pala, sorry, hindi medium. Modified, naka-MECQ kayo. O hindi naman pwede yung nasa mataas ang community quarantine status nyo, pupunta kayo sa low. So dapat pareho tayong naka-low. Tapos, bakit pupunta kayo? Kasi ang level 3 po, gagawin lang natin sa FPRDI dito sa Laguna. And then we will accept only maximum of 5 participants. Yung pupuntang 5, sila yung magpa-participate. Hindi pwedeng may alalay, hindi pwedeng may nakikipasyal, hindi po pwede yun kasi magiging mahigpit nga tayo. And then another important thing is, dapat available ang training team. So ngayon po, for the year 2020, parang hindi na po kami available. Parang masyado na pong hectic yung aming schedule. Kasi on a weekly basis, we are conducting 3 technical or training webinars. So ngayon pa lang po, sasabihin na namin sa inyo, the earliest that we can conduct level 3 is by 2021. And hopefully by that time, okay na po ang ating sitwasyon. Either nakapagpabakuna tayo na o ang virus ng COVID ay hindi na masyadong nakakamatay ang strain. Ano pa ba reminder? Okay, so ito pong webinar, palagi ko itong nababanggit. Meron na tayo halos mga regular participants. Most ay mga educators. At okay po yan, welcome po yan. At sana po lahat ng natututunan nyo na i-download ninyo sa inyong mga estudyante at ma-encourage sila na through science, sa pamamagitan ng AGHAM, pwede rin tayong kumita at marami tayong matututunan. So we render our services free. Napakasimple lang po. Mag-aabang ka sa FPRDI FB page ng announcement ng webinar, which happens almost every other day. May bago kaming webinar na ino-offer. So ang gagawin mo lang, magre-register ka at bibigyan ka ng link a day before. Huwag po kayong mainip kapag ka nag-register kayo. Nagwe-wait kayo agad na babalik. Hindi po, kasi kalimitan pag binigyan kayo ng webinar link, natatabunan ng ibang email. So, we always give the webinar link a day before. So, libre po ang serbisyo sa inyo. Nakakapagtanong kayo, sinasagot po kayo. Isa lang po yung pakiusap namin. Before leaving the webinar, mag-evaluate po tayo. And then, when we evaluate, dalawang tanong lang po. Yung po bang expectations ninyo ay na-meet ng webinar na ito? Pangalawa, yung po bang mga tinanong ninyo ay nasagot? Kung yan pong dalawang bagay na yan ay na-satisfy, at nakikita ko naman, nag-stay kayo, up to this time, we are still more than 40. Isang oras na tayong magkakasama. So, ang pakiusap po namin sa inyo, kung kayo po ay na-satisfy, rate niya po kami ng tama. Ano po yung tamang rate? Rate as 5. Okay po? Then, nabanggit na namin kanina, certificate requirement. Maari pong umattend kayo ngayon at kayo ay nag-evaluate. Pero kung kayo po ay hindi naman nagrehistro o nakibasa lang, nakihiram lang ng link, huwag po kayong aasa na meron kayong certificate of participation na matatanggap. Kasi ang background information po ninyo ay importante din sa amin. Hindi po namin yan ipinagsasabi, pero yan po ay aming iniipon. Confidential po yan. So, mas maganda po, gusto mo palang umattend and then mag-register ka. Kalimitan po ang certificate of participation ay matatanggap ninyo, pinakamatagal na ang makalipas ang 2 hanggang 3 araw. Alam ko po kasi ako yung nag
i-email sa inyo. Ako gumagawa ng certificate niyo, ako rin po nag-i-email sa inyo. So, pinipilit ko po yan within 2 days. Kung pwede nga within the day. Ipapadala ko yan sa inyo. So, kung hindi po kayo nakatanggap, and then you are registered, and then you have evaluated, you can email me and tell me bakit kayo walang certificate. But I can assure you, kung kayo po ay registered and nag-evaluate kayo, at yun po ay aming na-recognize or acknowledge, kayo po ay may certificate. Lahat po ng aming announcement ay makikita natin sa FPRDI FB page. So, simple lang po yun. Aabangan nyo lang po yun doon. At habang po kayo'y nag-aabang, yung hindi pa nagla-like, i-like nyo na rin po yung page namin. Kasi libre naman yung pag-like. Yung servisyo nga namin, libre. E di yung pag-like, simple din naman, libre din. Sana dapat yun. At yung amin pong mga kinoconduct na webinar, ito po ay ina-upload namin sa aming FPRDI FB page at saka sa aming FPRDI YouTube channel. So, yun pong mga nanghihingi ng kopya ng AVP, sorry po, hindi kami nagsesend, abangan na lang po natin sa aming page. So, pag may mga tanong po kayo or anything na tungkol sa opisina, tungkol sa serbisyo namin, tungkol po sa aming pa-webinar, huwag po kayong mag-atubili. Sabi nga ng aming director, huwag kayong mag-atubili. Kayo ay mag-message sa aming FPRDI FB page. Kayo ay mag-email sa amin. Pwede rin kayong mag-email sa akin, most of you na uma-attend at nabibigyan ko ng, napapadalhan natin ng certificate. Memorize nyo na rin siguro ang email address ko. So, huwag po kayo mag-aatubili. Susulat lang po kayo or magtatanong kayo. So, at this point, it's 11:05. Gusto ko pong magpasalamat sa inyo buong puso. Wala pong, ano yan, walang sawang pasasalamat sa inyong pag-participate, sa inyong pagbibigay ng isang oras na mahigit para pakinggan ang aming training webinar. Salamat po sa inyo. Welcome po kayo palagi. Gusto ko rin magpasalamat sa aming Chinita Girl, yung aping pong magandang SMS or Subject Matter Specialist, Expert, si Forrester Sheena Shapno. Salamat, Sheena. Huwag kang magsasawang tutulong sa amin. At wala rin po akong masasabi sa Training and Manpower Development Services Section na bumubuo po ng buong training webinar na ito. Sa inyo po, participants, Forrester Sheena, sa aking mga kasamahan sa TMDSS, maraming salamat po at magandang tanghali. God bless us po. Thank you. Maraming salamat po, Doc Jill. Thank you po sa inyong mensahe at sa mga dagdag pong paalaala at clarification din po patungkol po sa level 1, level 2, at level 3. Pwede po kayong sumulat sa amin para po sa level 3 ng ating training webinar. Kaya nga lang po, dapat under yung mga considerations na binanggit ni Doc G para po maituloy po ito. Kaya po patuloy natin ipag-pray na sana po natapos na po ang ating problema sa COVID-19 para makabalik na rin po tayo kahit papaano, unti-unti, sa normal, sa dati po. At this point po, papakita po namin sa inyo ang list of materials na pwede po natin ihanda kung gusto po natin gumawa ng mga iba't ibang produkto gamit ang handmade paper. Ito po, syempre po, kailangan po natin ng iba't ibang disenyo, iba't ibang kulay at kapal ng handmade paper. Kailangan din po natin ng gunting, cutter, ruler, white glue. Nilagay po namin dito yung shell wood. Ito po yung pinakita kanina. Dahil ito po, pwede nyo na po hindi i-mix sa water. At kailangan din po natin ng brush, glue gun, and glue stick, syempre, at mga decorative materials po. At kanina rin po, may nagtanong po sa atin tungkol po sa cost, magkano po kaya ang magagastos kung sakali po tayo ay mag-i-invest para po sa paggawa ng handmade paper box. Ito po yung ating cost. Sandali lamang po. Ayan, nakikita nyo po sa inyong screen. Ito po ay naipakita na sa level 1 ng handmade paper product development.
Pero ito po, sinishare po ulit namin sa inyo, ang mga gunting po, actually, iba naman po dito makikita natin sa ating bahay, lalo na po kung meron po tayo mga chikiting na pumapasok sa school, meron po sila ng gunting, cutter, ruler, ayan po. At yung iba pa po natin kailangan, kung mapapansin nyo po, medyo mura lang po ang presyuhan ng mga ito, hindi po masyadong mahal ang mga materials na gagamitin po natin para po sa handmade paper product development. Makikiscreenshot po para po magamit niyo pong reference sa future. Okay po. Siguro po, pinakamahal na po dito ay yung craft paper, pero pwede po siyang umabot sa between po 170 pesos to 200 pesos. Pero ito po ay 40 meters and 18 inches na po yung width niya. So ito po mga materyales na ito, magagamit po natin siya hindi lang po isang beses, maraming beses po, kaya hindi po masasayang ang ating investment sa mga ito. So, yun po, maraming, nakita po natin ang cost ng ating mga pwedeng gamitin na materyales paggawa, sa paggamit po ng handmade paper sa iba't ibang produkto. At ngayong linggo po, ngayon po ay Miyerkules, meron pa po kami isa pang training webinar, pero iba naman po ang topic natin dito. Baka po interesado po kayo, maaari pa rin po kayong umattend sa aming training webinar specials on bamboo-free face shield technology. Ito po ay gaganapin bukas, September 10, 10 o'clock po ulit ng umaga. Dahil ngayon po napapanahon po ang face shield, isa po ito sa kasama na sa mga safety protocols ang paggamit ng face shield dito sa Pilipinas. Kaya po, ang gusto po namin ibahagi sa inyo ang aming tinatawag na FPRDI Bamboo Frame Face Shield. Makita po natin bukas kung paano po ito ginagawa. So, yun lamang po. At, so kung may time po kayo, attend lang po kayo bukas. Pwede, open pa po ang registration ngayong araw na ito. Maraming salamat po muli. At para po sa hindi pa po nakakapag-evaluate, open pa rin po ang ating evaluation form link. Click nyo lang po ito para po masagutan po ang aming evaluation form. Ito po ang inyong susi para po sa inyong certificate of participation. So bilang pagwawakas po, in behalf of Dr. Romulo T. Agangan, DOST FPRDI, and the Training and Manpower Development Services Section, ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyong pag-attend sa aming Level 2 ng Handmade Paper Product Development. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Patuloy po tayong mag-ingat at ganun din po, sana po ay magkita-kita pa po muli tayo sa iba pang mga training webinars ng FPRDI. Para po sa recorded version ng ating training webinar ngayon, makikiabangan lang po ang pagpo-post namin sa aming FB page, FPRDI FB page, ganun din po sa aming YouTube channel. Maraming salamat po, ingat po tayo parati, and God bless us all.